So, ayun mga ka-ITC, meron po tayong printer dito. So, ayaw po nito mag-power mga ka-ITC. So, saksak ko muna yung wire niya. So, yun. Switch on po natin. So, ayan, wala. Okay naman dito mga ka-ITC. Ayan. Wala talaga. So yun mga ka-ITC, wala pong power. So yan, tingnan nyo lang po kung paano natin to i-check. So yan, shut out. Intro po muna tayo mga ka-ITC. So ayun mga ka-ITC, binaliktad ko lang yung printer mga ka-ITC. So pag no power mga ka-ITC, huwag nyo munang buksan dito. Huwag nyo munang i-check yung board. So una natin i-check is yung power supply mga ka-ITC. Dito po yung power supply. So paano nga ba yan tatanggalin mga ka-ITC? So bago natin i-check yan, so tingnan nyo lang kung paano ko yan tatanggalin mga ka-ITC. So, na-check na siguro ito. Naka-upa na. Hindi na ano dyan. So, kaya nag-check niya. So, ito mga ka-ITC. Ito yung unang tatanggalin natin. So, ayan. Sundan nyo lang ako mga ka-ITC. Tanggalin muna natin yung screw dito mga ka-ITC. Tapos yung waste tank kunin muna natin. Ayan. So ito po yung waste tank niya mga ka-ITC. Tapos itagilid nyo lang. Tapos kunin natin to mga ka-ITC. Ito yung power supply niya mga ka-ITC. So paano ba yan kunin? So bale, kuha lang kayo ng pang ano dito, pang lugit. Ayan. So ayan, ganyan nyo lang mga ka-ITC. May lakas dito mga ka-ITC. So maliit yung pang lugit ko. So ito, laki. Yan. So yan yung lock nya mga ka-ITC. Zoom natin. Yan, kukunin po natin to mga ka-ITC. Tapos silahin natin. So posible ito na yung sira kasi di siya nag power. Pero para matest talaga natin na ito yung sira, iti-tester natin. So bali, kung mag-tester po tayo, sa gitna is ground, sa gilid is positive, at saka sa gilid is positive. So tatlo pong pins yan. 1, 2, 3. So iti-tester po natin yan. Yan, saksak po natin. Kuha po tayo ng tester. So yun ang tester natin mga ka-ITC. Switch on. So yan. Kita ba? So yan mga ka-ITC. Sorry, wala po akong stand mga ka-ITC. So bali, ito sa gitna is negative. So sa gilid-gilid is positive na. So tingnan natin kung may current ba.
So ayan, meron. So dito naman tayo sa kabila. Ayan, meron din. So ibig sabihin, okay yung power supply niya. So yun. Ayan. Tapos dito naman. So ayan, 42 volts po yung dapat na ibigay niya, mga KTC. Ayan. So medyo kulang na sa kabila, pero okay lang yan. So pero itatry po natin ng ibang power supply, mga KTC. So meron akong power supply dito. Titesting natin dyan kung pa-power ba siya. Ayan. Tabi muna natin to, mga IPC. Ayan. Ayan, bali ito, mga IPC. Ito, white na to. So, dito sa bago natin ilagay. Bali yung white na yan ay dito yan, mga IPC. So, may bago ako dito, ititesting natin kung gagana ba, mga IPC. Kung nakikita nyo, mga IPC, ito yung lock niya. So, yan. So, yun ang lock niya dito. Dito. So, yun. Tatapat nyo lang to dito. Saka, pasok nyo to, mga IPC. Ayan. So bali di natin yung ilalak. So testing lang natin kung kapower ba siya, mga IPC. So kung wala siyang power, so sure na motherboard yung may problema. Yun, wala po. Yan, ang power, mga IPC. So, di po sira yung power supply niya. So, sikan. Bubuksan na natin yung printer. So, tanggalin lang natin yung power supply, mga IPC. Tsaka, bubuksan na natin to. So, yun. Buksan natin, mga IPC. Tatanggalin po natin to, mga KTC. Yung motherboard, mga KTC. So, una po natin iti-tester is yung fuse, mga KTC. Ito po yung fuse. At saka may dalawang transistor. So, kadalasan sira sa motherboard ng L120 is ito, mga KTC. So, ito kadalasan. So, titingnan lang natin kung may continuity pa ba tong fuse dito. Tsaka bago to sila, mga KTC. So unahin muna natin to. Ayan.
So yun, mapalitan na po natin mga KDC. So hanapin lang po natin yung parts. Yun. Wait lang po. Ayan, may parts pa ko dito mga ITC. So ito po sila yung, so bali po tayo ng isa dito, pa tayo ng isa dito. So bali ang number nito mga ITC, iba-iba kasi. So titingnan natin doon sa ilalim. So yun. So yun mga ITC, papalitan po natin siya. So may number po siya dito mga ITC, yan. Yan makikita. Yan dito. So yan, bali ang ginagawa ko nito mga KDC. Pinuputol ko na po siya dyan. Puputulin natin kasi mahirap yan tatanggalin. So dito lang puputulin natin dyan. Dali lang naman yan maputol ng RTC. Bali, unahin natin itong isa. So, putol. So, paano puputulin? Ganito lang. Ayan. Yun. So, puputulin lang natin. Bali yan, puputulin lang para di na kayo mahirapan mga ITC. So tapos, titingnan natin kung anong number nito. So meron pa akong linti dito mga ITC. Ito yung tumutulong sa atin para makakita ng maayos. So yun. Mag-ano muna ako ng light mga ITC. Sit up muna ako ng light. So ito, 2222 ang number. So palitan natin ng, so hindi ko na siya tatanggalin. Isusolda na natin ng nakaganyan. Mahirap kang tanggalin mga KTC. Para di na tayo mahirapan, solda na natin, di ba? Yan, solda agad. Pa. So yun po, ipalit po natin dito mga KTC. Yan, papalitan po natin yan. Yan. Ready to go. Saksak on power. So wait lang po natin, mainit yan mga ITC.
yun. Dali lang. Bali to. Puputulan lang po natin ang paa. Yan. Tapos, iupi nyo ng bahagya. Yun. Yun. So, naikabit na po natin lahat mga ka-ITC. So, titesting na natin to kung mag-switch on ba siya. So, bali ito yung sira niya mga ka-ITC. So, di ko na tinanggal yung paa. Mutulang ko na lang. Yun. So, balik-balik na natin doon mga ka-ITC. Ayan, cut ko lang. So, dito tayo sa kabila. Ayan, balik natin dito mga ka-ITC. Yun. Balik natin dyan mga ka-ITC. Testing natin kung power on siya. So, bali ito mga ka-ITC, ito siya, doon nakakapat, ito. So, ngayon, may sensor lever dito mga ka-ITC yan, kita nyo ba? So, dito yan nakatapat, dito. So, iganyan na lang mga ka-ITC, yan. Yun, so yun nakatapat na po siya. Tapos aruskan nyo na mga ka-ITC. Napin lang natin yung bolt nya. Ito. Thank you.
Bali itong sensor mga IDC, dito siya. Dito siya. Dito. So, bali ito. Dito siya nakalagay mga KTC. Dito. Check lang po natin yung wire. So, okay naman. So, yan. So, bali ito yung power supply niya dati. So, ito lang yung ititest natin sa kanya mga ITC. Yung mismong power supply niya. Yun. So, kuha lang tayo ng wire mga ITC. Saan ba yun? Ayan, dito. Saksak. Ayan. Okay na. So, ayun mga ITC. Tapos na po siya. Ayan, saksak na natin. Nakasaksak na rin dun. So yan. So switch on po natin. So yun mga ka-ITC. Ayan, nag-switch on na po siya. So ayan mga ka-ITC. So balik ko lang muna lahat mga ka-ITC. At saka mag-test print po tayo mga ka-ITC. Ayan, babalikan po natin. Mga ka-ITC, balik na po natin lahat. So, okay na po siya. So, switch on na po natin. Ayan. So, bali, ito lang yung pinalitan natin mga ka-ITC. Ayan. 6144 at saka 4 na 2. Ayan, test print po tayo mga ITC kung okay na ba siya. So, bali, sabi ng may-ari nito, black lang yung ginagamit nila nito. So, kaya tinignan ko yung mga cartridge ink tank dito, wala pong laman yung iba. So, black lang po yung meron. Ayan, test print po tayo dito mga ITC. Ayan po ba, L120 ba? Okay, L120 po yan. So, yun. Print. May error. Wait lang.
Ayan, print na tayo mga KDC. Mga motor, daming motor dito. So, pasensya na po kayo mga KDC. Ah, nasa gilid po kasi ako ng daanan mga KDC. Yan, highway na. Yan. Highway na agad mga KDC. Yan, daan po yan. Ayan, balik po tayo dito. Ayan, print. So, ayun, blinking po. Ibig sabihin, natanggap na yung data, mga IC. So, ayan. So, may color pa naman, ah. Kawala lang, nilo. Kaya pala. So, ayan, ang black. Key. Key na, okay. Ayan. So, ayun mga KDC, hanggang dito na lang po. At saka sundan nyo lang kung ano yung mga ginagawa ko doon mga KDC. So, sa di pa po, sa bago lang po dito sa channel ko, please don't forget to like and subscribe my channel and hit notification bell for more update. Thank you po and God bless us all. Bye-bye.